Hello everyone! Welcome back to our channel! At maulang hapon na naman po sa ating lahat. Ayan, as usual, nandito tayo sa garden. Well, pag ano, ay nandito pa rin yung aking mga ano, lupa. Sabi ko pag gising ko, dapat tinapon na nila dun sa harap ng bahay. Nakalimutan siguro. So, ngayong hapon, syempre, pagkada lalabas naman tayo ng bahay, ang una nating makikita is yung garden, lahat garden, basta lahat tong bahay na to, pag lumabas ka ng bahay, puro garden, garden, or halaman, hindi pala, ano. May alcohol ako dito. Kasi etong aking dusty rose, nakitaan ko ng itim-itim or mealybugs. Nisprayan ko lang sila ngayon 2 o'clock ng hapon kasi walang araw. Kanina pang tanghali. Ito rin, meron din ako nakita dito pero wala siyang mealybugs pero may itim-itim kasi. So baka pagmula na ng mealybugs yan, anuhan na lang natin, nisprayan ko lang na alcohol. Hindi yan yung laman yan. Hindi yata nagpunta yung gagawa. Hindi yan dyan nakalagay once na nalagyan na natin siya ng plant rack. Ayan. Itong mga to, may-ari na niyan. So, pinamigay ko na po. Nagtira lang ako ng, ano, nung mga gusto ko talaga na mayana. Ito, oh. Katulad nito, ayan yung mga mayana na gusto ko. Sabi ng kapitbahay ko, rare daw to. So, meron siyang dalawang binili, ay dalawang perasong binili at tigisa kami. Noong pang matagal na ilang buwan na rin yan, pero hindi yan ganyang kalaki. Pag ano nun, ganito lang siya kalaki nung binigay sa akin, tapos kumapal na siya. Okay, no? Ganda. Ito, sa kanya din yan galing. Ito rin, halos lahat ng mga mayana ko na uncommon or rare, sa kanya galing. Ito rin, oh, iba yung color niya at iba rin yung, di ba yung mga common na nakikita natin, yung may mga ganyan-ganyan dahon na ganito yung kulay. Meron ba ako nun? Nabigay ko na ata eh. Iba siya kumpara dun sa common mayana na nakikita kung may mga parang lettuce style sa dulo. Tignan nyo yung kanyang mga gilid-gilid. At syempre ito, isa to sa paborito ko. Yan, binili ko sa kanya. Asan pa ba? Ito rin, gusto ko rin to. Yan, gustong-gusto ko to. At ito, ito, common na lang to ngayon, diba? At saka ito, yan, bigay sa akin ni Green Stress to. Iba rin to doon sa nakita natin kanina. Ganda. Nandito ako sa labas ng bahay kasi magdidilig ako dahil yung ibang mga succulents ko dito, magto 2 weeks na walang dilig. Etong mga nandito, hindi ko na dinidiligan yung bandang likod kasi naaanggihan sila. Ayan, araw-araw dito umuulan, tapos naaanggihan yan at okay lang dito. Hindi ko sila diniligan. At ipakita ko lang sa inyo to. Naripat ko na yung nabili ko kay Heavenly Thorns. Tapos, meron pala akong dumating na halaman dito from Miss Matt Saet. Ayan, oh. Dahil yung isang bakya ko may binigyan ako before. Dalawa yung bakya ko. Tapos, may binigyan ako before. At namatay daw. Bumili ako ng bakya na bago. Dalawa. Ayun. Kay Miss Matt Saet ko siya binili. Ito, ang laki na ito. Grabe. Teka lang. Ayan, oh. Sobrang laki. Pin-reorder ko sa kanya yan. Meron ako nito, yung Purple Delight. Snow White yung tawag sa ibang lugar niyan. Alam nyo naman, ang succulents, iba-iba yung pangalan. Depende kung nasan kan lugar. Snow White or Purple Delight ang tawag dyan. At bumili ako, meron ako nito. Natuwa lang ako kasi sobrang ganda nung kanyang Purple Delight. At may ano siya dito, free siya. Lola yata itong free niya sa akin. Tapos isang Mexican Snowball. Ayan. Ito yung mga nabili ko sa kanya. Roman. Hindi ko na tanggalin. Roman at saka Orange Ebony ata. To. At pag ano, pag mga pre-order kasi, so di ba matagal siyang dumating, ilang weeks, so magpapaghandaan ko pa yung ano, yung pambayad. Kaya mas gusto kong bumibili ng naka-pre-order kasi minsan 3 weeks to 1 month dumarating yan, depende po sa padala ng supplier nila. Ayan, ang ganda. Ganito yung itsura niyan pag established na. Yan, ganyan yung itsura niyan. May mga patak-patak nga lang ng ulan. Pero at least etong mga bagong tubo, okay naman na. Wala siya mga patak-patak ng ulan. Eh, yung palang dulo may patak-patak. So dito ko siya inilagay sa bandang harapan. Hindi ko lang alam kung ano pa yung available ni Miss Matt Saet ha. Pero may mga available pa siya doon. Etong Bakya, Purple Delight, alam ko wala na yan eh.
Dito, meron pa siguro yan. Pag umorder siguro sila sa supplier nila, pinapasobrahan nila kasi pagdating dito, may mga minors pa din. Magkape muna tayo kasi palamig na tong tinimpla ni Dara sa akin. Ay, may merienda pala ko doon, spaghetti. Hindi ba pumunta yung gagawa? Ba yan? Inamadali ko na kasi to yung harapan bago mag-birthday si Dara. Kasi kalat yung halaman ko doon sa likod. Para yung, ewan ko, nalilito kasi ako kasi gusto ko lahat ng halaman ko nandito na sa harapan. Yung mga succulents lang. At saka mga Haworthia. Let's see kung malalagay ko dito yung mga Haworthia para mag-iba naman sila ng aurahan doon. Kasi kulong na kulong sila. At para lumuwag doon sa likod. Wow, lumuwag. Ano na naman yung gagawin mo, Ken? Hindi ako matigil. Kasi, di ba, pandemic. So, gumagawa talaga ako ng pagkakabisihan dito sa bahay. Kayo rin ba? So, kung naiinip kayo at marami kayong mga halaman sa bahay-bahay nyo, minsan mag-propagate kayo, tapos, magtanim-tanim kayo or mag-ripat-ripat. Ako marami na rin iriripat ulit dito eh. Mamaya na ako magdidilig, magkape muna tayo. And may gagawin pala din ako, guys, kasi gusto ko magpropagate nung mga philodendron varieties ko. Ay, hindi lang philodendron, pero bago tayo mag-cut-cut, ang gagawin ko muna, ipapa-establish ko muna sila sa moss or sa, yes, sa moss para pag kinat natin, at least yung ugat niya marami na. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magka-cut ng Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin babalutin ng sphagnum moss ang mga aerial roots ng ating mga philodendron at saka yung ibang halaman na gusto kong i-cut. And ano pa ba? Nagdilig ako kagabi ng mga sakis. Ito yung mga nasa vertical garden. Baligtad yata yung damit ko. Bakit nasasakal ako? Oh! May lalamog. Kala ko sa akin. Yung ating money tree, ayun o, yung variegated money tree, doon ko na inilagay. Kasi yung aking mga rubber plant dyan, nagharutan tong dalawang dogs ko. Natagal yung mga dahon doon sa gilid. Kaya inilipat muna ng pwesto. At least to, medyo mataas-taas. Nag-worry lang ako kasi baka pag nagharutan, maputol. Ando naman yung isang hindi variegated. Ayan. Hi everyone! I'm back. Nag-merienda lang ako. Ayan. Lagyan natin ng ilaw. Tingnan nyo yung gagawin ko. Maglalagay tayo ng sphagnum moss sa may mga aerial roots. Tingnan nyo oh, ang haba-haba na kasi nung aerial roots niya. Kaya gusto kong i-cut sana. Ayan, ito pa oh. Ito pa. Tapos, ayan, basta ito oh. Tingnan nyo. Kakaripat ko lang nito. Nagulat nga ako kasi sabi ng isang friend ko, si Abby. Kasi, sabay kaming bumili. Viewer din natin yon. And, naging friend ko na. Wala, ano kami. Parehas kaming kalog. Kaya, naging friend ko na. Sabay kaming bumili nito. And, yung sa kanya, nalagas daw. Hindi niya alam kung bakit. Sabi ko, ano lang, more cocoa cubes lang yung pinagagawa ko dito. Yes, guys, more cocoa cubes. Soilless to. And, ginaya ko kasi yung napanalunan kong tetrasperma green sa aroids, arid and aroids. And, ganun, ang bilis niyang magdahon. Basta, ang gawa ko dito is more cocoa cubes, rice hull, cocoa peat, and vermicast. Yun lang yung mga ano neto. Pero, pwede kayong gumamit ng kahit ano, garden soil na may cocoa cubes. Basta, lagi siyang well-drained. Kasi may mga gumagamit ng, ano, diba, ng mga garden soil. So, hindi natin masisisi kung yung iba ay yun yung gamit. Hanggat healthy ang mga halaman nyo at maayos nyo namang naalagaan, okay lang kahit gumamit ng kung ano-ano. Pero, eto lang, shinare ko lang sa inyo kung ano yung potting mix niya. Ewan ko kung ano na nangyari dun sa kay Abby na ganito. Ito yung itsura ng moss. Dry po yan or dried moss. And ang gagawin lang natin dito ay babalutin. Meron pala ako ditong ano bang tawag nyo dito, guys? Ito, cable ties. Ayun.
Nabili ko siya sa, ganito yung itsura niya. Nabili ko siya sa Ace Hardware. And meron ako nabili sa Shopee. Okay din yon. And ang ginagamit ko pag mag panghalaman, yung malalambot lang. Kasi mas ano siya, hindi nakakasugat. Kahit na mahigpit yung ilagay mo, hindi siya makakasugat sa mga halaman natin. Uy, nakakahiya kayo. Eto na. Start na natin. Eto muna, dito tayo. Eto my aerial roots. Tatalian ko lang siya. Ganito. Babalutan ko lang siya. And itatali ko siya doon sa stem. Ipo-fold ko lang siya dito sa may stem. Tapos, eto, dahan-dahan, higaganyan ko lang din siya sa sphagnum moss. Saka ko siya babalutin pa ng isa. Yan. And then, saka ko siya i-cable wire. Cable wire ba tawag dito? Huwag niyong higpitan. Lahin niyo lang konti. And then, okay na. Magaan lang yung cable na to na ilalagay ko dito. Ganyan lang. So, i-sprayan ko siya ng water. Wala yung water kong pang-spray. Mamaya, i-sprayan ko siya. Ito yung next na lalagyan natin dito sa baba. Ibabalot ko lang ulit siya sa stem. And then, dahan-dahan para hindi siya maputol. Tapos, cable wire ulit. Yan. So, ganito lang yung gagawin nyo sa inyong mga gustong ipropagate ng ayaw nyo pang ikat. Eto, mapapansin nyo na may mga ugat na kakalat dito sa ating mga moss. Kung gusto nyo, pakalatin nyo muna ng pakalatin or padikitin nyo dun sa moss. Pag nakita nyo na na yung aerial roots niya ay dumidikit na doon sa moss, pwede nyo na siyang ikat. And lalagyan ko siya ng ditane pagkakat. Basta pag kinat natin yan, malalaman nyo. Eto pa o. Diba? Etong isang stem na to ay may aerial roots. Tapos doon sa pinakataas, meron pa siyang additional aerial roots. So kung gusto nyo ikat dito, and then mag-cut pa kayo dito sa isa pang may aerial roots, okay na okay yan. Etong may maliit na aerial roots, babalutin ko lang din siya. Don't worry, hindi siya mabigat. Or hindi siya lulundo kasi nakasandal siya doon sa aking rack. Kaya hindi siya mapuputol yung stem niya. Ayan, o diba? O, 1, 2. Eto rin meron pa. Huwag niyong higpitan yung cable wire. Hayaan niyo lang siya na medyo mabilog yung moss dito sa inyong mga halaman. Next natin, etong ating Philodendron subastatum. Yung isa ay si Tetrasperma. Kapit tayo. Pangalawa na, kasi yung una lumamig. Nagbablog tayo kanina and then nanalo daw ako sa raffle. May 1,000 pesos tayo. Nanalo tayo sa raffle ni Ate Rosebud Savona. Thank you so much po. More blessings and happy birthday. Subscribe kayo sa channel niya, si Ate Rosebud Savona. Kasi naglolokohan kami na nasali tayo sa paraffle niya kasi pa-birthday gift niya. Tapos nalo kami. Putiguan tayo. Consolation prize yata tawag doon. Tuwing birthday niya, sa buong ay birthday month niya, nagpaparaffle siya weekly ng pera. Galing nga eh. Galing-galing ni Ate Rosebud Savona. May mga ibang vlogger din doon. Eto, ano yun na natin. Hindi ako nakapanood ng vlog niya kasi nagbablog tayo kanina. Tapos, nanalo nga daw ako, ganyan-ganyan. Eh, nung time na itinigil ko yung vlog ko at manonood ako, tapos na yung live niya. So, ayan. Ang dami niyang aerial roots. Ganyan na yung gagawin ko. Ito yung pinaka gagawin natin ay top cut. Top cut. Mas maganda daw yung top cut. Yan. Ganito yung itsura ng mga ikakat nating halaman.
after 2 weeks to 3 weeks siguro, ikakat ko na sila at ipapakita ko rin sa inyo yung pagkakat na yan. Mag-a-update tayo sa ibang vlog natin, pero ipakita ko lang sa inyo yung ikakat natin. Itong si Milano Chrysum, tumatagilid na siya dun sa pat niya, or hindi siya makadikit ng maayos doon sa kanyang pole. Kailalagyan natin siya ng cable wire dito sa ilalim para dumikit siya doon sa kanyang pole. Kasi hinahabol ng aerial roots niya yung pole eh. Okay. Ayun na. Ito pala, lalagyan ko pa rin siya ng sphagnum moss. Si Glorious. Ngayon si Glorious, ang taas-taas na. Hindi ko kasi siya makuha kasi nakatali. Itinali ko kasi naglalaylay na siya sa pwesto niya. Ang tagal niya pang tumubo. Pero parang gusto ko na siyang lagyan ng sphagnum moss. Yan. Dalawa pa yung makakat natin dito, tapos dito. Papakita ko sa inyo na ikakat natin yan, ha? Don't worry. Para makita nyo rin. There you go! At dito ko na i-end yung ating vlog. Update na lang po sa ginawa natin dito sa ating mga mother plant na philodendron, or yung mga hindi naman pala puro philodendron yung ating mga inano ngayon. Nilagyan ng moss. So, a-update natin yan mga after a week kung kumakapit na ba yung kanilang mga aerial roots. Dapat ispray-sprayan natin pa din para medyo moist yung kanilang moss at para mabilis siyang kumapit. Kasi ang mga philodendron at ibang house plants na trailing, gusto niya nung medyo moist or medyo mayumid sa area na paglalagyan sa kanila. At yun ang ginawa natin. Ay, update pala dito sa isa kong Gloriosum. Ito yung regular Gloriosum. Wala ako nung dark form, pero naghahanap ako nung dark form ng Gloriosum. Ito bigay lang siya sa akin, or free lang siya sa akin, yung maliit na yan, doon sa binili kong mga cuttings ng philodendron. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed it, and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelaria, if you want to. And also, click the bell para man-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you, and see you on my next video. Bye!